mapapalad ng mga bata ang kanilang mga lessons on TV. Of course, with the new normal, mas mapapadali ang kanilang distance learning. Ang DepEd TV at iba pang channels ay mapapanood ng mas malinaw, mas makulay, at mas maganda sa GMA Affordable Box. Sa bangayan at pagmamakaawa. Ito na lamang ang naibulalas ng ginang na ito sa tindi ng hinanakit ng kumpiskahin ng mga tauhan ng MMDA at Pasay City Hall ang ipinapasadang pedicab ng kanyang mister park na motorsiklo sa bangketa. Sa Agdarab Street na nasa bahagi rin ng Baclaran area, inalis sa mga operatiba ang maliit na tindahang ito na nasa tabi ng electric post. Walang nagawa kahit ang pakiusap ni Lola Victoria Roble. Kain ka, Gian. Ayan. Salubong yan, ha? Salubong yan. Unang bahagi ito ng pag-ikot at kapansin-pansin na mas malinis ng Taft Avenue sa ilalim ng LRT station. Pero may mga nakumpiskahan pa rin ng mga pag nag-clearing tayo, papasok dito after ilalabas. I cannot discuss right now. So I'll have to discuss it with Sir. Ikain ka, Gian. Sa office siguro. Ayon pa kay RR Salvador ng Pasay LGU, nasa 90% na ang clearing. Yung mga operatiba, balik na naman sa bangketa yung ilan sa mga illegal na mga vendors. Mabuti't may umawat. Mayroon ding nakiusap na tiketa na lang sila para wag nang hatakin ang mga sasakyan, pero hindi hubra. Kahit ang tinaling manok, kumpiskado. Ang mga nakahambalang sa bangketa, giniba. Napuruhan din ang tindahan ng segunda manong gamit sa kusina. Mabigat man ang mga paninda na nasa bangketa, isinakay lahat ng mga operatiba. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. 25,000 lisensyadong health worker ang kakailanganin para maging COVID-19 vaccinator oras na dumating ang mga bakuna sa bansa. Sasalang sila sa 2 araw na pagsasanay, kabilang sa mga ituturo ang pagtugon sakaling magkaroon ng masamang epekto ang bakuna. Nakatutok si Maris Umali. Ang Surveillance Officer at Assistant Coordinator ng Mandaluyong City Epidemiology and Surveillance Unit na si Dr. Mary Rose Argente ang isa sa mga health workers na sumasa ilalim na ngayon sa unang batch ng training para sa mga COVID-19 vaccinator na pinangangasiwaan ng Department of Health. Kasama po ito sa ating tungkulin na kailangan po nating gampanan para makatulong dito sa pagresolba sa ating pandemya. Siyempre, ito ay bagong bakuna pa lang, so marami tayong kailangang alamin tungkol dito sa bagong bakuna na ito. Sinabi ni COVID-19 Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na 25,000 vaccinator ang matitraining para kapag available na ang bakuna ay maituturok na ito sa mga tao. Mga lisensyadong health worker gaya ng doktor, nurse at midwife lang ang pwede magturok ng bakuna. Isa raw sa mga pangunahin at mahalagang tinatalakay sa training ay kung paano tutugon ang health worker sakaling magkaroon ng adverse o masamang epekto ang bakuna sa isang pasyenteng tinurukan. So yun yung mga dapat kasing alamin ng isang ng ating vaccinator para sa panahon na inoobserbahan yung pasyente pagkatapos bakunahan, ito yung mga babantayan nila. Siyempre, bawat tao may ibang reaksyon sa gamot. 2 araw mula 8 a.m. to 5 p.m. ang training na kailangan pagdaanan ng COVID-19 vaccinator. Kabilang pa sa mga tinuturo sa kanila ay ang pagpaplano o pagtukoy kung sino mga dapat bakunahan, tamang storage at pag-transport sa mga bakuna, kung ano ang gagawin sa mismong araw ng pagbabakuna, waste management at psychosocial aspect, o kung paano kukumbinsin ang pasyente na magtiwala sa bakuna. Dito sa Mandaluyong, mahigit 200 doktor at nurse ang by batch na sasailalim sa training. Ang Mandaluyong ay pumasok na sa kasunduan sa kumpanya AstraZeneca, kung saan naglaan sila ng 250 milyon pesos para sa mga bakuna. May tinukoy na rin daw silang 10 site kung saan isasagawa ang pagbabakuna, pero iniinspeksyon pa ito sa ngayon. Kailangan daw kasing mapagkasya ang 5 istasyon sa bawat site, kabilang ang registration area, counseling area, screening area, vaccination area, at observation area. Dito sa Pasig, tapos nang sumailalim sa training ang 250 health worker mula sa government at private hospital. Isusunod na rin daw nila ang pag-iinspeksyon sa mga lugar na pagdarausan ng pagbabakuna.
Pero sa pagdinig ng Senado nitong Lunes, kaugnay sa COVID vaccine, kinwestiyon ng ilang senador si Galvez. May training nga, pero paano naman daw ang iba pang gamit o logistics? Sige, nakain ka na, Gian. Kasama na riyan kung sapat ba ang supply ng mga syringe o heringilya sa bansa. Paniniguro naman ni Galvez. Ang responsibility po ng mga LGU ay to administer the vaccine. At ang national government naman po, yung mga sa Jel, kain ka, Jel. Requirement. Sa lobong so, yan. Lahat ng requirement sa sirens, yung lahat ng requirement sa lahat ng mga consumables, yung administration, ay integrated po ang national government at saka yung private sector at saka yung LGU. Maris Umali na Tutok, 24 oras. Susunod! Pwede bang magkaibang brand ng bakuna contra COVID-19 ang ituro sa isang tao? Sasagutin yan ng mga otoridad. At ang tila pinagbiyak na bunga ng mga litrato ni Maria de Vera at anak niyang si Zia, kinagiliwan online. Parang pati na pagtutok dito lang sa 24 oras. Tamang sweet lang. Gusto mo yung ganyang sweet? Yung lingo, right? Ah, sweet na sarap ulit-ulitin, right?